Asher, bakit naman sa Miyerkules pa ipamamahagi ang ayuda? Ella, sa isinasabi pa kasi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng mga lokal na pamahalaan ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na makatatanggap ng ayuda. Kaya napagkasunduan ng mga Metro Manila mayors na sabay-sabay na isagawa ang distribusyon ng tulong pinansyal mula sa Social Amelioration Program sa August 11. Sa isang panayam kay Metro Manila Council Chairman at Paranaque City Mayor Edwin Olivares, tiniyak ng alkalde na uumpisahan na sa Miyerkules ng umaga ang pamamahagi ng ayuda sa mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng umiiral na enhanced community quarantine. Nauna nang inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng nasa 1,000 hanggang 4,000 pesos na financial assistance ang mga mahihirap na pamilya sa National Capital Region ngayong ECQ. Binibigyan lamang ng 2 linggo ng national government ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para ipamahagi ang financial assistance para sa mga residente sa Metro Manila. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos Jr., maaaring magbahay-bahay ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pamimigay ng ayuda sa mga kaukulang residente. Ito ay upang mas lalong makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 kung lalabas pa ang mga kukuha ng ayuda sa mga redemption center. Isa ang Pasig City na planong magbahay-bahay sa distribusyon ng ayuda. Samantala naman, Ella, tuloy-tuloy naman yung kaayusan ng trapiko sa border ng Metro Manila. Dito yan sa border ng Valenzuela City at Meycauayan, Bulacan. Sinisiguro ng mga otoridad dito na hindi maantala yung pagbiyahe ng mga authorized persons outside residence o APOR. Dito, Ella, makikita nyo ay may mga dedikadong lane para sa mga sasakyang may karga na supply ng pagkain at iba pang essential goods at emergency cases. Liban pa dyan yung lane para sa mga public utility vehicles at mga pribadong sasakyan. Meron ding isa pang lane para naman sa mga motorista at meron ding mga dinadaanan ang mga pedestrian o yung mga naglalakad na mga residente. Nagsasagawa naman ng random inspection sakaling tumukod ang trapiko sa masusing pagsisiyasat ng mga otoridad sa bawat mga motorista. Ala. Asher, mukhang maayos nga ang daloy ng trapiko dyan. Wala bang nahuhuli sila na non-upward na lumalabas ng kanilang mga tahanan? Sa ngayon, Ella, meron silang ilang mga nasisita na mga APOR na kanilang pinauwi nilang kapag wala silang naipapakitang validong identification. At yung iba naman, karamihan, sabi naman ng mga otoridad dito ay halos sumusunod naman doon sa mga protocol, lalo pat pangatlong enhanced community quarantine na ito na ipinatutupad sa Metro Manila at nasanay na rin yung mga residente. Ella. Alright, maraming salamat. Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Valenzuela City.